Magandang araw mga bata! Ngayong linggo ay pag-aaralan natin ang wastong gamit ng pangalan at panghalip. Ang pangalan at panghalip ay ang unang dalawang bahagi ng panalita na matututunan ninyo ngayong kayo ay nasa ikalimang baitang na. Tingnan natin kung gaano ba ang inyong nalalaman sa aralin natin ngayong linggo. Basahin natin ang sabay ang talata. Sa inyong sagutang papel, isulat ang mga pangalan at panghalip na makikita dito. Handa na ba kayo mga bata? Si Mang Ambo ay isang magsasaka. Malawak ang lupaing ninanay niya sa kanyang mga magulang. Kaya katulong niya ang kanyang pamilya sa pagtatanim ng mga prutas at gulay. Mayroon din silang mga alagang hayop dito. Tuwing pista o kahit anong okasyon, ay hindi na sila bumibili ng mga sangkap sa lulutuin. Pumipitas na lamang sila ng mga gulay sa kanilang taniman. Gayun din ang karneng baboy at manok. Maging ang kanilang mga kapitbahay ay natutulungan din nila. Hindi nila pinagkakaita ng tulong ang mga ito. Masaya ang mag-anak sa simpleng buhay na mayroon sila. Siya at ang buo niyang pamilya ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakaloob ng mga biyaya. Makapagbibigay na ba kayo ng mga pangalan at panghalip mula sa binasa nating talata? Napakagagaling naman! Ilan lamang ito sa pangalan at panghalip na nakita natin. Ngayon naman ay magtalapa kayo ng mga nakita ninyong panghalip at pangalan sa katatapos lang nating basahing talata. Ngayon naman ay atin ang alamin kung ano nga ba ang gamit ng pangalan at panghalip. Ang pangalan ay mga salitang nagbibigay ngalan sa tao, hayop, bagay, buok o lugar at pangyayari. Ilan sa mga halimbawa ng pangalang nagbibigay ngalan sa tao ay John, Jamine, Ate, Kuya, Guro at Kaklase. Halimbawa ng mga pangalang nagbibigay ngalan sa bagay ay lapis, mesa, ballpen, bag, pintuan. Sa lugar naman, paaralan, Baguio, Silid-Aklatan at plaza. Makapagbibigay ba kayo ng mga pangalang nagbibigay ngalan sa hayop? Tama! Ilan nga sa mga ito ay ang kalabaw, manok, ibon, bantay. Ang kaarawan, bagong taon, ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga pangalang nagbibigay ngalan sa pangyayari. Sa mga halimbawa ng pangalang ipinakita ko sa inyo kanina, napansin nyo ba na may mga pangalang isinulat na nagsisimula sa malaking titik at may mga pangalan namang isinulat na nagsisimula sa maliit na titik? Iyan ay dahil sa may mga uri tayo ng pangalan. Ang unang uri ng pangalan ay ang pangalang pantangi. Ito ay tanging ngalan ng tao, hayop, bagay, buok o lugar at pangyayari. At ito nga ay nagsisimula sa malaking titik. Ilan lamang sa mga halimbawa ng pangalang pantangi ay Ginang Laureles, Cooper, Gucci Bag, Bagong Taon, Immaculate Conception Parish Church. Ang ikalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pambalana. Ito naman ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, puok o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Halimbawa, pumasok ka sa isang classroom. May nakita kang apat na bata. Sa halip na tawagin natin sila sa kanilang tiyak na ngalan, pwede nating gamitin ang pangkalahatang katawagan sa kanila. Ito ay ang mag-aaral. Ang mag-aaral ay isang halimbawa ng pangalang pambalana. Sa panghalimbawa ng pangalang pambalana ay kambing, probinsya, sapatos. Ilan lamang ang mga iyan sa halimbawa ng mga pangalang pambalana. Matutukoy nyo na kaya ang pagkakaiba ng pangalang pambalana at pantangi? Tukuyin ang uri ng mga sumusunod na pangalan. Isulat lamang ang salitang pambalana o pantangi. T
Tingnan nga natin kung wasto ang inyong mga kasagutan. Ngayon naman ay pag-aralan natin kung kailan nga ba ginagamit ang panghalip. Ang panghalip ay ang mga salitang ginagamit na pamalit o panghalili sa pangalan. Sa English, ito ang tinatawag nating pronouns. May iba't ibang uri din ang panghalip. At ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang panghalip panao. Ang panghalip panao ay ang mga panghalip na ginagamit natin bilang panghalili sa ngalan ng tao. Ang panghalip panao ay maaaring nasa isahang bilang tulad ng ako, ko, ikaw, ka, mo, siya at niya. Maaari din itong nasa dalawahang bilang tulad ng kita, kata. At maramihang bilang tulad ng tayo, natin, kami, namin, kayo, ninyo, sila, nila at kanila. Ang ikalawang uri ng panghalip ay ang panghalip paari. Ito naman ay ang mga panghalip na ginagamit natin bilang pamalit sa mga pangalang nagpapakita ng pagmamay-ari. Ito naman ang mga halimbawa ng mga panghalip paari. Maaari itong isahan tulad ng akin, iyo, kanya at maramihan tulad ng atin, inyo, kanila. Ikatlo ay ang panghalip pamatlig. Ito naman ay humahalili sa ngalan ng bagay at iba pa na itinuturo. Ito naman ang mga halimbawa ng panghalip pamatlig. Kapag hawak na nagsasalita ang itinuturo, gagamitin natin ang eto, ganito, dito at heto. Halimbawa, eto ang alaga kong aso. Kapag malapit naman sa kausap ang itinuturo, gagamitin naman natin ang iyan, ganyan, diyan o hayan. Halimbawa, iyan ang gusto kong tuta. Kapag malayo naman sa nagsasalita ang itinuturo, kinagamit naman natin ang mga panghalip pamatlig na iyon, ganoon, doon at hayon. Halimbawa, hayon si inay, nakatayo sa kabilang kanto. Ikaapat na uri ng panghalip ay ang panghalip panaklaw. Ito ay ang mga salitang panghalili o pamalit sa pangalan na sumasaklaw sa kaisahan, dami, bilang o kalahatan. Tumutukoy din ito sa mga pangalang hindi tiyak o walang katiyakan. Ilan sa mga halimbawa ng panghalip panaklaw ay lahat, madla, sinuman, alinman, saanman, anuman, ilan, tanan. Pamilyar na ba kayo sa pangalan at panghalip at mga uri nito? Ngayon naman ay gawin natin ang ilang mga pagsasanay. Ito ang halimbawa ng inyong magiging kasagutan sa pagsasanay na ito. Sa pangpagsasanay, basahin ang mga pangungusap, palitan ng panghalip ang pangalang may salungguhit at isulat sa patlang ang sagot. Unang bilang, Tia Ana at Ate Cora, tinatawag patlang ni Lola. Ano kaya ang wastong panghalip na bubuo sa pangungusap? Ang tamang sagot ay kayo. Ikalawa, sina Charin at Hazel ay matalik na magkaibigan. Patlang ay mababait. Tama kaya ang naisulat ninyong sagot? Ang wastong sagot para sa ikalawang bilang ay sila. Nakatapos na naman tayo ng isang aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli! Ako ang inyong guro sa Filipino, si Ginang Rona M. Tere.